Hello guys, welcome back dito sa nelodztv channel ulit. Okay, so ngayon meron ako sa inyong ituturo, no, kung paano naman gumawa ng gcash account. Okay, so ang una natin gagawin guys, no, so hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, no, so proceed na tayo sa step 1. Alright, so ang una nyong gagawin is i-download nyo itong gcash sa Play Store. Alright, so i-search nyo lang dito yung gcash sa Play Store and then i-download nyo siya. So kapag meron na po kayong meron na kayong gcash app, okay, so ito na yun siya. So sa loob lang siya ng folder ng ating tutorial, no, pero ganyan yung kanyang icon na lalabas sa ating phone. Okay, so next ating gagawin is, no, open natin siya. Dapat pala, no, from the start. Okay, so ang gagawin ko na lang is erase ko muna tong mga data na to para makita ko, ipakita ko sa inyo from the start na unang-una ninyong gagawin. Okay, so wala nang laman yung ating gcash, no. So ibig sabihin, after natin ma-download sa ano, sa Play Store, pares na parehas, no. Ganito na ganito talaga yung ating makikita once na kapag na-open na natin siya. Okay, so ngayon i-open natin yung gcash app. And then i-on lang natin guys yung lahat ng permission. Okay, so contacts, storage, device location, camera. Okay, tapos i-okay lang natin siya. Okay, and then while using app, okay, so allow lang natin yan. Okay. And next, no, proceed na tayo sa register. Okay, so i-click ninyong register kung magre-register kayo. Kung login naman, click nyo naman yung login kung magla-login kayo. Okay, so mamaya gagamitin natin yung dalawa na yan. Okay, so click natin yung register. And ilalagay natin dito yung number na gagawin natin. So, for example, is ito yung dalawa dito sa may baba. Okay, so tingnan natin. So, dito, no, yung dalawang number na to, no, yung isa dito is meron na. So, yung isa naman, no, wala pa. Okay, so, ito, kukunin natin tong number na to. Okay, so kasi yan pa yung hindi para ka-register sa GCash. So click natin and then automatic na siya, no. So dapat guys, no, yung SIM card is nakalagay dito sa my phone nyo kung saan naka-install ng GCash. Okay, and next, so may magsisend na authentication code sa ating number na yan na nilagay doon. Okay, so wait lang natin siya dumating and then automatic na siya. So, automatic na siya nag maglalagay dito. Kaya dapat, no, yung number na gagamitin niyo sa GCash is nakasalpak dito sa mismong phone kung saan naka-install yung inyong GCash. Okay? And then click natin yung submit, okay? So submit. So ilalagay niya na dito yung first name, no. So sa first name, lalagay niya first name dito, and the middle name, no, last name, birth date, address, email, okay? So dapat 'yan lahat ay mailalagay natin. Okay, so lalagyan natin for example, no. So kunyari, no, Reynaldo Berganyo Nieves. So dapat lang guys, ang ilalagay niya dito sa GCash ay talagang totoong information dahil i-confirm 'yan sa mga ID ganun, no, sa mga valid ID, no. So dapat parehas na parehas kung ano nakalagay sa valid ID nyo, yun din ang ilalagay niyo dito. All right. Last name Jauna. And it's the birthday, no. So dito guys sa set date, no, ilalagay niyo lang dito yung inyong birthday, no. So dapat tama rin ito.
scroll nyo lang siya hanggang sa mahanap nyo yung birth date nyo. Okay? So, i-click lang natin yung okay pag nahanap na natin siya. Pag na-set up na natin. Okay, and then address. So, dapat yung address is ilalagay nyo rin dito yung tama. Alright. So, yun yung address natin. And then, email, no? So, sa email nyo, guys, no? Ang ilagay nyo dito is not usable. Okay? So, ibig sabihin, hindi pa siya nagagamit. Okay? So, yun lang ilagay nyo. And then, next. So, double check nyo, guys. I-review nyo yung inyong information, no? Kung tama yung nalagay nyo. Okay? Kung meron naman kayong referral code galing sa kaibigan nyo, no? Lagay nyo dito. Pero kung wala naman, optional lang siya, walang problema. Okay. So, next na lang natin kapag okay na. Tapos dito, mag-set ko lang ng impin mo. Okay, so yung impin naman is 4 digit lang yan. Okay. So, lalagay mo dito yung impin mo na 4 digit and then dito sa pangalawa is yung confirm. Okay, so i-confirm lang, dapat parehas dito sa unang impin mo na nilagay. Okay? So, for example, so, ganun yung guys, no? For example, 8885, no? Dapat 8885 din dito. 8585. No? So, dapat parehas siya. Okay? So, sa akin, hindi ko na siya pakita, no? Para naman sa privacy na rin natin. At sa gagawa natin ng GCash, no? And then, pagtapos natin, no, i-confirm, okay? So, pag nakita nyo, check yan, okay? So, ibig sabihin, okay na yan. No? So, submit na lang natin siya. So, yun. So, napapansin nyo, guys, meron na tayong, meron, sabi niya dito, congratulations, your website is successfully created your GCash account. So, ibig sabihin niya, may account na tayo sa GCash, no? So, ganun lang. And then, mag-proceed na tayo sa login. So, click natin yung proceed to login. And then, yung, ayun, automatic na pala siya, no? Kapag dito ka gumawa pala sa may kanilang application, dito sa application nila, no? So, automatic na siya magla-login. Pero, kung sa website kapag gagawa, no? Kailangan pang mag-login ng manual, okay? So, dito automatic na siya. So, ngayon, hindi pa yan natatapos. So, meron na tayong account, dapat, no? Meron, dapat verified din tayo dito kasi nire-record yun pag mag-payment ka na. No? So, dapat verified ka. Okay, so, ang gagawin natin, punta natin yung profile. And then, no, click mo tong verify now. Okay, verify now. So ang gagawin mo lang, may instruction naman siya dito, eh, no? Hindi naman siya mahirap. Ang una mong gagawin is mag-take ka ng ID, no? Picturean mo yung ID mo, no? Valid ID yan. Okay, so ano ibig sabihin ng valid ID? So dapat yung ID mo is valid, kumbaga tunay, no? So meron dito mga valid ID ng mga recommended nila. Okay, so may UMID, no? Driver's license, PhilHealth card, SSID, passport, voter's ID, no? And then may mga ano pa dito, may mga other ID pa. Okay, so ayan. So marami naman silang ID na pwede mong gamitin dito para makapasok ka o ma-verified ka. So, yun. Ilagay mo lang, no? Picturean mo lang siya, no? And then, mag-scan ka ng face mo. Dapat yung mukha mo is mag-match doon sa ID mo. Siyempre naman, no? Kung di naman, kung ibang ID naman yung nilagay mo, hindi naman talaga mag-match yung mukha mo doon, no? So, kailangan yun. And, ayun. So, may dito sa bandang huli, ilalagay mo lang dito yung, wala na, tapos na yun pala.
No, so may ta-type ko lang pala dito na information content, no. So alam mo na rin 'yon, madali na lang 'yan. Kumbaga parang nag-aano ka lang rin 'yan. Parang kung may karanasan ka na sa pag-exam, no. Kung ano 'yung nakalagay doon, name, no, ilagay mo lang, sulat mo lang doon. Yung ganun. Madali lang 'yan. Kumbaga parang nagagawa ka lang ng Facebook account. May instruction naman sila, no, kung marunong ka naman magbasa at marunong ka naman umintindi, no, kaya mo 'yan. Sundan mo lang instruction. Kapag sinunod mo 'yung instruction, walang imposible, magagawa mo 'yung account mo na 'yan. Okay? So, 'yun. 'Yun lang, guys, no, para meron tayong background sa paggawa ng GCash account, no. So, sana nasundan ninyo at sana na-guide ko kayo. Okay, so kahit paano nakatulong sana tayo, kahit konti lang. Okay? So hanggang dito lang yung video natin, guys. Thank you for watching and God bless sa inyo lahat.